Hey guys, welcome back to my channel. My name is Grace. For today's content, guys, ay meron po tayong i-share about po sa ilista. So, meron din po akong sasagutan about dun sa mga katanungan nila dun sa last vlog ko. So, bago tayo mag-start, guys, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated kayo sa lahat ng videos ko. And please don't skip my ads, please. And let's go! Hey guys, dumating na po pala yung deliver ko. O nga pala, nag-order pala ako sa grocery. For the first time, ngayon ko palang gagamitin yung ilista paninda ko. Sa mga hindi pala nakakaalam kung ano yung ilista paninda. Yan po yung pwedeng gamitin na walang-wala ka na, yung tipong naubusan ka na ng budget. Totoo lang, kinapos talaga ako kasi napakadami kong bayaran kaya nagamit ko talaga siya. So actually, okay naman siya at nagamit ko naman siya ng maayos at nabayaran ko rin siya ng maayos at na-deliver din siya ng maayos. Para sa akin, huwag po kayong manghinayang gamitin ang ilista dahil nakakatulong po siya at matagal po siya pwedeng bayaran. Meron lang naman siyang 3.5% interest at isipin nyo na lang na namasahi kayo at nagmerienda kayo. Ang ikiginagandahan lang naman dito guys ay less pagod ka at makakapagbenta ka pa kasi hindi ka magsasarado ng tindahan mo, diba? Oo nga pala, i-flex ko pala itong Chupa Chups na ito. Ito yung favorite ng mga customers ko. Ilalagay ko po sa baba kung kailan ako nag-start ng gumamit ng grocery. So, ayan nga po, i-share ko po sa inyo. Storytelling na lang po na kung paano ako nakapasok dito sa grocery. So, sa Facebook, nakita ko po doon may mga nag-upload na maganda daw mag-grocery doon, lalo pag may mga tindahan ka. Ayan, so tinry ko po siya, in-upload ko po siya. So, nung pag-upload ko po ay, syempre, mag-pipil up ka doon. Marami pong pipil upan at kailangan pa ng valid ID. At saka magsi-selfie ka doon para like ka rin ng GCash. Ayan po, ito na po yung sinasabi ko na sasagutin ko yung mga katanungan nila kasi hindi ko po sila maisa-isa. Ayan po, may nagtatanong po, hello po, meron po ba sa Mindanao kasi po nag-top up ako from G-Gibbs to grocery kaso ayaw mag-GCash in kasi need daw mag-order muna. Yes, pagkakaalam ko po, meron po yan sa Mindanao pero nakadepende din po yan kung may malapit na location nila. About po sa top up from G-Gibbs, hindi ko pa po na-try yung G-Gibbs. Nagka-cash in po ako, galing po yun sa mga grow coins ko, yung mga points ko galing po sa mga pinamimili ko sa kanila. And then, mayroon din po nagtatanong na hi, paano po nagkaroon ng e-wallet icon? Nagkaroon po ako ng e-wallet icon ay mula nung na-verified ako ni grocery at saka weekly po ako nag-grocery sa kanila. At doon din, nag-umpisa yung binigay nila sa akin yung credit limit na para po siyang credit card na maari mong ibayad sa bills or sa e-load. At meron din pong nagtatanong na need pa pala ng order, maka-order, makabili muna bago makakuha ng pera. So yes, well, dapat po active po kayo sa kanila. At sabi din ni Jelaine, kailangan po ba ng business permit bago mag-cash in sa GCash? Yes, kailangan nyo po ng business permit at saka selfie. Kailangan verified po muna kayo. At tatanong din sa iyo ni Micmic Vlog. So hello po, paano po yung grocery GoCoins na ibang grocery app? Di ko po kasi na-cash in yung GoCoins ko sa GCash. So pwede nyo po yan ma-cash in. Bawala sa account number mo, basta pwede lang siya sa friends mo or sa mama mo or sa tindahan. Shout ko naman yun sa akin kasi ibang account po yung ginagamit ko at saka maaari po kayong mablock kapag same account lang po yung ika-cash in nyo. Sabi naman ni Ivan, nag-cash in ka ba muna sa grocery app mo bago ka nakapag-transfer sa GCash? Yun po yung kinash in ko po, ayun po yung mga galing po sa grow coins ko, yung mga points ko po galing kay grocery. Ganon din po yung si Michelle, saan po ba kayo nag-top up grow coins? Sa pag-deliver po ba ng grocery nyo? Hindi pa po ako nakapag-try ng mag-top up. So yung grow coins ko po, nanggagaling po yan sa points. Ganon din po yung sagot ko kay Ivan at saka kay Michelle. Last but not the least, para naman kay John, tanong lang po, di ba po bawal mag-cash in sa personal GCash account? Ayan, so yan po yung sinasabi ko na bawal po talaga mag-cash in sa personal GCash account. So pwede nyo po i-cash in sa friend or sa kapitbahay or sa tindahan. Ito po yung reply ng grocery mismo. Maari lamang po ito basahin kung gusto nyo pong malaman. Kung gusto nyo pong magkaroon ng grocery apps, yan po yung i-download nyo. Ayan, yung na-verified na po ako ni grocery ay meron po siyang grow coins, meron po siyang ilista. Sa baba ng ilista, may paninda, may negosyo. Yung grow coins po, kapag nag-grocery po kayo, kung nag-order kayo, yung points niyo po papasok sa grow coins. And yung paninda po, doon po papasok yung kapag mag-credits kayo, mag-mangutang kayo sa grocery, ayan, doon po siya papasok, doon po siya babawas. And then, Tubig. Ayan, kapag inegosyo naman, ay doon po pala kayo, mga bills, doon po siya babawas doon sa inegosyo. Ayan. Ano yon? Guys, lumipat ako ng area, lumipat ako ng peso kasi ang ingay-ingay po sa tindahan. So, ayan guys, balikan na po natin. So, ayan, nung nakapasok na ako, nung nakapag-order na ako, every weekly po, ay nagkaroon na nga po ako ng ilista. So, ayan guys, namis po talaga ako kasi nung lagi po ako umorder sa kanila, nagkaroon po ako ng credit limits. May credit, may ano po sila sa akin, yung
Para bagang parang nag ano ka, parang nag home credit ka yan. Meron po silang pa ganon yung credit limits po yata ang tawag doon. So, umpisa po ay binigyan nila ako ng 5,000. Sumunod naman ay 5,000, 8,000, 10,000, 16,000, parang ganyan. Then, ngayon guys, ngayon lang talaga dumating na siya ang 17,500 yung credit limits ko. Para lang po akong nag-credit card. So, ako guys, meron akong credit card na home credit. Yan, meron po ako noon. Pero naramdaman ko po na parang ganun siya yung credit limits na binibigyan na sa atin. Tagal-tagal ko na kay grocery, ngayon ko lang po nagamit yung ilista na parang pa-utang yan, ilista pa-utang. Yung paninda, pa-utang na paninda yan guys, ngayon ko lang po siya nagamit noong May 15. So ang singilan ko ay May 31, so ngayon guys ay 30. So hindi ko lang alam kung kailan ko ito ma-upload. Basta ang natandaan ko, May 15 ako ng utang and then May 31 yung bayad niya. So ilang weeks yan? Almost 2 weeks yan. So, kaya guys, maganda naman siya kasi mamomonitor mo yung kita mo at kada araw ay magtatabi ka. So, nangutang ako ng 7,000. 7,000, 14 pesos po yung aking inutang. So, kumbaga bukas yung sinilan. So, yung pera na yun, napaikot-ikot ko na rin. Binibili ko ng mga sigarilyo kasi ang mga sigarilyo guys ay mabilis maubos. Kaya, yan, binibili ko siya. Kaya parang pinaikot-ikot ko yung 7,000, pinaikot-ikot ko siya. Yan. So, and then, pag nangutang ka guys, hindi naman po siya masakit sa bulsa kapag umutang ka sa kanila kasi ako talaga madalas talaga akong umorder sa bayan, umorder SRS sa Jara yan, nagpapadeliver ako sa Jara kasi mabilis na kasi may kakilala ako doon, chinachat ko na lang, sinisend ko lang sa messenger yung aking order kaya hindi naman siya mahirap. Kasi po akong 252 fee, so kumbaga isipin mo lang na namamasahi ka, ayan. Kaya meron po akong processing fee, 3.5%, kaya 250 yung charge sa akin. So, kasi kapag ka mag-order din ako sa bayan, nagbibigay, pinamasyan ko rin yung tricycle. Parang ganun na din. Pero at least sa kanila, pwede ka umutang, maikot-ikot mo rin yung pera nilang inutang mo. And then, basta bayaran mo lang siya sa tamang singilan. At guys, kung hindi ka pala makapagbayad, ay mag-charge po kayo. And then, kapag ka hindi sa oras ng singilan, sa araw ng singilan, kung hindi sila makapunta, walang charge po yon. Pero kapag pupunta sila, tapos hindi ka makapagbayad, dun ka mag-charge. Yan. And guys, sana naiintindihan niyo yung vlog ko. And then, thank you pala sa pagtapos niyo itong vlog na ito. And sana may natutunan na. And that's it. Thank you. See you in my next vlog. Bye! Ayan guys, meron po tayong available na 9,500 sa paninda ilista. So, balak po akong umorder po ulit ng pangalawang utang. I mean, ito na po yung pangalawang utang ko po sa kanila sa loob ng 1 year. Ngayon pa lang po ako nakapag-utang sa kanila guys kasi medyo kapos po ako sa budget.